Ganyan ba ang nangyayari kapag ikaw ay nagwe-welding? Nabubutas ba ang iyong base metal? Alam niyo po kung ano po ang mga dahilan kung bakit nabubutas ang ating wine-weld? Yan po ay sa pamamagitan ng init. Ibig sabihin, hindi na kayang i-absorb ng bakal yung init na ating binabato sa kanya. Depende po kasi yan sa kapal ng bakal. Siyempre, pag makapal ang bakal, mas mataas na init ang kaya niyang i-absorb. Pero pag hindi niya na kayang i-absorb yun, puputok na po yun or magta-turn sa liquid at yun po ay mabubutas. So, anong nangyayari po pag tayo po ay nagwe-welding tapos nangyayari na bubutas po ang ating mga base metal o ang ating mga wine-weld, ibig sabihin po noon masyadong mataas ang init na atin pong isinet. Paano yun? Ang pag-set po ng init ay sa pamamagitan po yan ng ating mga machine. Sa pamamagitan ng amperes. Kapag tinaasan mo yung amperes, ibig sabihin mas mataas na init yun. Kaya po nagkakaganito. Ang ibig sabihin, dapat kapag mag-weld tayo, nabubutas, so hinaan mo ng amperes. E ngayon, ang problema, sasabihin mo, best friend, pag hinaan ko naman, ayaw nang sumindi. Gaya nitong electrode na to, ginamit natin dito. Ito po ay may kapal na 2.5 mm. So, isinet ko sa 70 amps. Nabutas po ang ating wine-weld. Ngayon, pag isiset mo to sa 50 amperes o 40, hindi naman siya sisindi. Tama po. Kasi yan po ay sa ganun ding prinsipyo. Bakit po? Kasi ang ating mga electrodes, yan po ay bakal din. Tama? So, isiset mo ang iyong electrodes depende sa kanyang kapal ng bakal. Ang sukat po ng bawat electrodes ay hindi yung kapal ng coating niya. Hindi po dyan. Dito po yan sa kapal ng kanyang bakal. Okay? Kaya ang ating pagsiset ng amperes ay didepende rin sa sukat ng ating electrodes o sa sukat ng kapal ng bakal. Kaya nga po kung makikita nyo dyan, oh, pagka bumili kayo ng electrodes o ng welding rod na isang bundle o isang kahon, makikita nyo sa likod may nakasulat mga ideal na pagset ng amperes. Pagkika 2 mm ang welding rod mo, nag-uumpisa yan sa 50 to 70, di ba? Tapos pagka 2.5, 60 to 90, kapag etc. Bakit ganon? Kasi yun ang amperes na makakatunaw ng iyong bakal sa welding rod. Di ba? Halimbawa ito. Ito po ay 2.5 mm. So, ayon sa nakasulat dyan, 60 to 90 amperes ang makakatunaw dito. Pinakamababa na yung 60. So, pag isinet mo to ng 50 or 40, hindi na to sisindi. Gets niyo po? Kasi makapal ang bakal niya eh. Hindi siya makakatunaw nito. So, dapat siyang ilagay sa set kung saan matutunaw ang iyong electrode. Tama? Ngayon, kung ang electrode mo ay isinet mo sa welding machine mo sa amperes na 70 o 60, di ba? Tapos, ang i-weld mo naman, ang kapal po nito ay 1.5. So, ito po ay mas manipis kaysa doon sa ating welding rod. So, ano i-expect mo, mga best friend? Talagang mabubutas ito. Bakit? Kasi ang kapal nitong ating tubo ay 1.5, tapos ang kapal naman nitong electrode ay 2.5. Isinet natin ang ating welding machine sa 2.5. Ang kaya nito tunawin ay 2.5 na welding rod, tama? 1.5 lang yung i-weld mo. Ano mangyayari? Mabubutas talaga. Kaya basically, mga best friend, basic na basic po yan. Dapat ang electrode natin kapag mag-weld tayo ay mas manipis doon sa ating bakal na i-weld. Kasi sa pagsiset ng amperes, didepende tayo sa ating mga electrode. Kasi kung hindi mo naman ito mapapasindi, hindi ka makakapag-weld. Diba? So, ang dapat nating hanapin ay makahanap tayo ng electrode na mas manipis sa ating wine-weld na bakal. Pero, kung wala naman tayong makuha, gaya nito, 1.5 to, yung nipis ng bakal nitong tubo. Kung wala tayong makita, at least yung pinakamanipis na electrodes.
Di ba? Ito, susubukan natin. O, ito yung nabutas, ano, mga best friend. Basta rin po natin yan. Yan, isinet po natin itong 2mm sa 40 amperes. Okay? At isinet natin siya sa DCEN, direct current electrode negative. Yan, kung nakita nyo, dinire-diretso naman po natin ang pagwe-weld, ano? Pero hindi naman siya nabutas. Yan, o. Oh. Na-weld siya, di ba? So yan po ang ating may babahagi sa pagkakataong ito, mga best friend. Kung di ka pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na po sa ating channel at pa-click na rin po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin. At kung sa palagay mong okay naman sa iyo ang video na ito, hingi po ko sa iyo ng inyong like.